Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni na Philip Marsan and family, Dantes and Salas family, Vilma Vergara. Isama rin po natin sa ating panalangin si Ruben Gallego Jr. para sa kanyang kaarawan. Ipinalangin din po natin ang mga kaluluwa ni na Wilfredo Hamandre, Bernard de Assis, Rufino Montepio, Miguel Cunanan, Bienvenida Cunanan, Nenita Alvarez, Natividad Natihara, Alexander Adami, Eleuterio Lasia, Josephel Garcia, Manuel Datu, Ruben Gallego, Maria Villa Gallego, Lucia Alde, Laureto Alde, Eric Gallego, Angelita Gallego, Jomides Robito, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio na walang nakakaalala. Isang magandang hapon po sa inyong mga kapatid. Tayo po ay nasa 22nd linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po ng ating pagdiriwa ngayong hapon ay si Reverend Father James Bumangabang, OAR. Magsitayo na po ang lahat. At ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami.
Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Buhay sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaraan, sinasama ka dahil sa katila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos, sari ng langit, Amang makapangyarihan. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay, gawin mong sa aming kaloobay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pag-unlad ng aming pagsunod. Sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihahandog at iyong pinagyaman at mapanatili mong lubos ang iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Nagbibigay ang pantas na sisirak ng isang payong payak, ngunit malinaw. Ang pagpapakumbaba ay kalugod-lugod sa Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Anak ko, maging mapagkumbaba ka sa pagtupad ng tungkulin. At mamahalin ka ng mga malapit sa Diyos. Habang ika'y dumadakila, lalo ka namang magpakumbaba. Sa gayo'y kalulugdan ka ng Panginoon. Huwag mong hangaring maunawaan ang mga bagay na lampas sa iyong kakayahan. Huwag mong saliksikin ang hindi mo kayang malaman. Nililimi ng matinong tao ang mga talinghaga. Nawiwili silang makinig pagkat nais nilang matuto. Kung ang tubig ay nakamamatay ng apoy, ang paglilimos ay nakapapawi ng kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buong biyaya mo'y ibigay sa mahirap namin buhay. Tayo po lahat. Buong biyaya mo'y ibigay sa mahirap namin.
ay nagagalak. Natutuwa ang matuwid. Sa harap nitong Diyos, galak nila'y di malirib. Awitan ng Panginoon, purihin ang kanyang ngalan. Ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan. Buong biyaya mo'y ibigay sa mahirap namin buhay. Ang Diyos na naroroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat sanggalan ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggoy hinahango upang sila ay malugod. Buong biyaya mo'y ibigay sa mahirap. Dahil sa iyo, yaong ulang masagana ay pumatak. Lupain mong natuyo, naway nananariwa at umunlad. At doon mo pinatira, yaong iyong lingkod. Ang mahirap nilang buhay, sa biyaya ay pinupuspos. Buong biyaya mo'y ibigay sa mahirap namin buhay. Buong biyaya mo'y ibigay sa mahirap namin buhay. Sa lumang tipan, lumapit ang sambayanan sa bundok ng Sinai upang marinig ang tinig ng Diyos. Ngayon, lumalapit tayo kay Jesus, siyang tagapamagitan ng bagong tipan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, hindi kayo lumapit gaya ng paglapit ng mga Israelita sa isang bundok na nakikita sa bundok ng Sinai, na may nagliliab na apoy, balot ng pusikit na kadiliman, may malakas na hangin, may tunog ng trumpeta, at tinig na nagsasalita. Nang ang tinig na ito'y marinig ng mga tao, isinamo nilang tumigil iyon ng pagsasalita sa kanila. Ang nilapitan ninyo'y ang bundok ng Sion, at ang lungsod ng Diyos na buhay. Ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang na panganay na nakatala sa at dito na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Thank you.
sabi ni Jesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasan, kaamuan ko'y tularan. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inaanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo. At binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inaanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya, ang talinhagang ito, kapag inaanyayahan ka, ninuman sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo. At lalapit ang nag-aanyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, maari bang ibigay ninyo ang upuang iyon sa taong ito? At sa gayoy, mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan. Sapagkat paglapit ng nag-aanyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, kaibigan, dini ka sa kabisera. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayoy nagantihan ka. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo. At sa gayoy, magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Noong ako po ay first year pa lamang na pari, totoy na totoy pa ako that time, inanyayahan po ako sa isang kainan ng isang graduate naming estudyante ng high school. Hindi ko alam na nag-anyaya ang nanay ng graduate ay nag-prepare ng aking maupuan, ang aking gamitin ng mga kubyertos, ang aking kakainin. Pero, since meron po akong last mass ng linggo na yon,
medyo late ako na nakarating sa bahay na nag-anyaya sa akin. Doon ko nakita at nasabihan ako ng mga tao doon na ito ang upuan mo, ito ang mga kakainin mo, ito ang mga kubyertos ang gagamitin mo. Napansin ko po habang ako ay papasok doon sa bahay, lahat ng mga tao nakatingin sa akin kasi naka-shorts ako noon at naka-t-shirt. Baka sabi ng mga tao, sino kaya itong totoy na to na doon pa paupuin sa upuan na yan? Biruin niyo mga kapatid, pag upo ko po doon sa may upuan, naku, special. Ang mga kubyertos, gold-plated. Ang mga pagkain, may dalawang lechong manok at iba pang ulam. At ang daming kanin. Baka nakita ako ng mama ng graduate na talagang maliit ako payatot. Kaya naghanda ng marami. Sabi ko, hindi ko po maubos lahat ito. Ibigay natin sa mga bisita. Ako po ay magkakamay, hindi po ako mahilig sa mga magagarang kubyertos. Pilit na pinapagamit sa akin ang mga magagarang kubyertos, pero hindi ko ginamit. Doon ko napagtanto mga kapatid, di ba meron tayong mga kwento bilang mga inanyayahan sa isang salo-salo. O kaya, kung tayo ay nag-anyaya ng mga gusto nating anyayahan sa isang salo-salo sa bahay natin, pagminsan, ibigay natin ang the best. The best na kubyertos, na nakatago doon sa drawer, ilabas na para gamitin ng bisita. Ang mga pagkain ay special. Mas lalo kaya kung ang Paris priest natin, no? Ang pupunta at papasok sa inyong mga tahanan ay special ang inyong pagkain. Pero, sa inyo ay hindi ganun. That is one of the Filipino trait na hindi natin mawawala sa atin. Hindi sa nagpapabongga tayo, hindi sa nagpapakita tao tayo. Ngunit, ganyan po talaga tayo bilang mga Pilipino. The best ang ating ibibigay. Eh mas lalo kaya kung si Kristo ang darating mismo sa bahay natin, di ba? The best ang ating ibigay. Sinabi ko ito mga kapatid dahil sa ating nabasa ngayon ay patungkol sa pag-iimbita ng mga panauhin sa isang kasalan na ginamit ni Jesus bilang talinhaga para magbigay ng mensahe sa mga tao na naroroon at para i-explain niya kung ano ang kanyang mensahe. Marami din po tayong mga kwentong ganon na naging mensahe sa ating mga inimbitahan at para sa atin na mga nag-imbita. Pero ang katakataka mga kapatid ay ang mga Pariseo ay nakatuon, nakatingin kay Kristo, inoobserbahan
kung ano ang kanyang gagawin. Kaya niya sinabi ang talinhagang iyon. Sana hindi po tayo, mga Pariseo at mga eskriba, so that the Lord will remind us of that story. My dear brothers and sisters, Diyos. Lahat tayo ay may lugar sa harap ng Diyos. Nabinyagan po tayo. Hindi ko alam kung alam ninyo paano kayo nabinyagan at ipinagpapatuloy ninyong isinasabuhay ang promiso noong kayo'y nabinyagan. Hindi ko alam kung naalala pa ninyo kung saan ang nasimbahan kayo nabinyagan. Pero dahil sa ating binyag, meron po tayong puwang sa harapan ng Diyos, mas lalo na sa langit. Pero ang tanong, ano po ba ang ating attitude para doon? Pagminsan mga kapatid, dahil tayo mga tao lamang, gusto natin na tayo ay masunod. Gusto natin na tayo ang masunod kung papaano tayo sa harapan ng Diyos. Katulad po ng request ng mama, nanay ni James and John, na ang kanyang dalawang anak ay uupo sa kanan at sa kaliwa. Inuutusan natin ang Diyos. Pagminsan meron tayong mga ugaling ganun. Pagminsan kung tayo ay nagdarasal at hindi pa naibigay yung ating hinihingi, nagtatampurot tayo. Nagtatampo talaga. Hindi nagtatapo, nagtatampururot talaga. Gusto natin na ibigay na sa atin. Pero hindi natin alam na mas matalino ang Diyos. Alam niya ang ating pangangailangan. Alam niya kailan at papaano niya ibigay ang ating pangangailangan. Alam niya kung papaano tayo ilagay sa kung saan man tayo sa langit. Yan ang una mga kapatid na dapat nating isipin bilang nananampalataya sa Diyos. Meron tayong lugar at meron tayong puwang sa harapan ng Diyos. Papunta doon, responsibilidad po natin para makapasok tayo sa puwang na iyon. Pangalawa po mga kapatid na ating titignan, sa mga pagbasa na ating nabasa ngayon, dito natin malalaman ang importansya ng kaayusan, hindi kaguluhan. Di po ba pag nagkaroon tayo ng salo-salo, gusto natin na ang party o kaya ating inorganisa
na salo-salo ay hindi magulo. Gusto natin na maayos. Katulad din po dito sa ating simbahan. Gusto natin na maayos. Kaya po, maayos kayo nakaupo. Pero pag minsan, tayo rin mismo ang dahilan kung bakit hindi maayos. Tayo rin mismo ang dahilan kung bakit may kaguluhan. Kaya po, ang gagawin po natin, katulad po sana tayo ng ating Panginoong Hesukristo na nagbibigay kaayusan sa atin at ibinibigay niya ito sa atin para tayo ay mabuhay nang maayos, masaya, at maging successful ang ating buhay dito sa lupa. At ang ating success dito sa lupa, maging instrumento ng ating buhay sa langit. Huwag nating guluhin. Hindi tayo maging sanhi ng kaguluhan para magkawatak-watak at maging magulo ang buhay natin. Ipagdasal natin sa ating Panginoong Jesus, sa ating Panginoong Diyos, na bawat galaw natin ang aim niya po ay order instead of chaos. At pangatlo po mga kapatid, paano po maging successful ang dalawa kong sinabi? Paano po tayo magkaroon ng successful na puwang sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo sa Panginoong Diyos? At paano po tayo, ano ang gagamitin natin na virtues o kaya values para maging maayos ang ating buhay? Sinabi po sa atin, o kaya malinaw sa ating pagbasa, ng pagpapakumbaba ng isang tao ang maging sanhi ng kaayusan. Kasi kung palagi tayo nagmamataas na tayo ang tama, lahat sila ay mali, ang mga magulang, mga nanay at tatay, hindi marunong magpakumbaba para pakinggan ang kanilang mga anak. Ang mga anak naman ay hindi magpakumbaba at pakinggan ang kanilang mga magulang. Asaan po ang kaayusan doon? Pero kung tayo po mga kapatid ay nagpapakumbaba at magpapakumbaba katulad ni Jesus, laging nagpapakumbaba, marahil maayos ang buhay natin. Marahil wala nang hidwaan sa bawat isa. Yan ang tatlong bagay na gusto kong ibahagi sa atin habang ipinagpapatuloy natin ang ating paglalakbay patungo sa langit. Marami tayong restlessness sa buhay.
katulad ni San Agustin, nasabi niya, "My heart is restless until it rests in Thee." Ganun din po tayo. Pero kung ang Diyos ang laging inuuna natin at laging nagko-control sa atin, ang restlessness na yon maging instrumento para makamit natin ang kapayapaan sa buhay, ang buhay na walang hanggan sa langit, at ang masayang buhay sa piling ng ating Diyos Ama. Ipagdasal po natin ngayon sa ating banal na Eukaristiya na sana tayong mga nananampalataya sa ating Panginoong Diyos ay ma-inspire sa kung anong ehemplo na ipinakita at ibinahagi ng ating Panginoong Hesukristo sa atin. Tayo po ay nananampalataya sa ating Panginoon. Magsitayo po tayong lahat at ipahayag natin ng lakas loob ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos. Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroona ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Diyos naming Ama, sa iyong kaharian, siyang nagtaas ng kanyang sarili, ay binababa at nagpapakumbaba sa kanyang sarili, ay itinataas. Matutunawa kaming dakilain ka sa diwa ng pagpapakumbaba. Kami dumalangin, Ama, pukawin mo kami ng iyong pag-ibig at kababaang loob. Ama, pukawin mo kami ng iyong pag-ibig at kababaang loob. Panatilihin mo kaming iyong simbahan sa kababaang loob sa aming pagwawaksi sa tukso ng klerikalismo at ideolohiya. Tulungan mo kaming maging tapat sa iyong mabuting balita. Manalangin tayo. Ama, bukawin mo kami ng iyong pag-ibig at kababaang loob. Maging mas mahabaginawa ang aming mga pinuno sa pamahalaan upang hindi nila malimutang ang kanilang unang tungkulin ay sa bayan, lalong-lalo na sa kanila na mga may hirap at sinisiil ng mga nakatataas sa kanila. Gabayan mo sila ng liwanag ng iyong katotohanan. Manalangin tayo. Ama, bukawin mo kami ng iyong pag-ibig at kababaang loob. Hipuin mo ang aming mga puso, kaming natitipon ngayon upang paglingkuran namin ang isa't isa na may kababaang loob, lalo-lalo na ang mga kapatid naming dukha't may hirap. Manalangin tayo. Ama, pukawin mo kami ng iyong pag-ibig at kababaang loob. Yakapin mo ang mga yumao naming kapatid sa iyong wagas na pag-ibig. Pangalagaan mo ang naiwan nilang mga mahal sa buhay
at mga kaibigan, manalangin tayo. Ama, bukawin mo kami ng iyong pag-ibig at kababaang loob. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, bukawin mo kami ng iyong pag-ibig at kababaang loob. Diyos Ama namin mapagmahal, tulungan mo kaming may sa isip at may sa puso ang iyong salita sa tuwing sa tuwina upang kami makatugon sa iyong pag-ibig sa pamamagitan ni Kristo na naghahari kasama mo magpas sa walang hanggan. Amen. Bigkasin po natin ang panalangin sa pagbabalik handog. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking pag-aalay. Hindi ito abuloy dahil hindi kayo pulubi. Hindi ito kontribusyon dahil hindi kayo nangangailangan. Hindi ito sobra lamang na natira para ialay sa iyo. Itong pagbabalikhandog ay aking pagkilala sa iyong kagandahang loob, aking pagmamahal. Sapagkat nagkaroon ako ay dahil ipinagkaloob mo sa akin. Amen. Maupo na po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas sa amin. Tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang
ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagabag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inyabot niya sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kahit inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria ni Inanang Diyos, si Jose na kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain niyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan na sa libutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na kasalanan at sanlibutan.
ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon pinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan. Sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Maupo po sumandali para sa mga paalala. Muli, patuloy po ang panawagan ng ating simbahan na tuloy-tuloy nating suportahan ng tulong tayo maging kamay ni Kristo para kay Kristo kung saan upang tayo ay makatulong din sa ating mga kapatid na nangangailangan. Kahapon po sa pagdiriwang ng kapistahan ni Santa Monica at ni San Agustin, tayo po ay nakapamahagi na ng tulong mula sa programang ito. Sa darating na August 31, araw ng Miyerkules sa ika-6 ng gabi, kayo po ay malugod po naming inaanyayahan para sa gagawing formal na pagtanggap at pagsusot ng sutana o investiture sa mga karas o confraternity of Augustinian Recollect Altar Servers o yun pong ating mga sakristan. Sa darating naman po ng September 5, araw ng Lunes sa ika-10 ng umaga, ipagdiriwang po natin ang kapistahan ni Mother Teresa ng Calcutta kung saan kasama po natin sa pagdiriwang ang mga madre ng Missionaries of Charity. Ang coffee table book at limited edition ng OLPGB Frames ay mabibili na po sa mas mababang halaga. Ang dating presyo po ng coffee table book ay 3,500, ngayon ay 1,000 pesos na lamang po, samantalang ang limited edition OLPGB Frames mula sa 1,000, ngayon ay mabibili na lamang po sa 500 piso. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay ng banal na Eukaristiya, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit.
pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Paggamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Ukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Thank you.